So ayan, ang bilis, loan application successful. Ito natin itong okay, wala pa ngang 1 minute guys, na-receive ko na yung amount na niloan ko. Hi guys, magandang araw po. My name is Melvin and welcome to my YouTube channel. For this video guys, ay tuturuan ko po kayo kung paano umutang ng pera sa GCASH. Sa bago nitong features at bagong in-unlock sa mga pre-qualified users only. When it say pre-qualified users, di po lahat ng GCASH users ay maka-avail na nito. Ang maganda po dito sa GLOAN guys ay madali lang po ang approval. At wala na pong kahit isang additional documents at collateral na kailangan. At isa pa, mababa yung interest rates. At higit sa lahat, safe ang ating pera at secure. Ang tanong, paano po ba tayo maka-avail nito? O paano po ba ito ma-unlock sa ating GCASH account? Ipapaliwanag ko po yan sa inyo isa-isa. Pero bago yan, sa mga bago pa lang po sa aking YouTube channel, huwag kalimutang i-click yung subscribe button na nasa baba at pakihit lang din yung notification bell para updated po kayo sa aking mga tutorial videos na i-upload. Maraming salamat po! Ang kailangan lang po nating gawin guys para ma-unlock ang GLOAN sa ating GCASH account ay pataasin lamang ang ating G-score. So ngayon ang tanong, paano po ba patataasin ng G-score? Ito, panoorin nyo. Ito na po guys ang ating pamamaraan kung paano pataasin ang ating score. Una, may laman lagi ang ating GCASH wallet. So pangalawa, panatilihing gamitin ang ating GCASH app. Pangatlo, panatilihing mag-savings gamit ang GSave at mag-invest. Pang-apat, gamitin ang maraming features and services tulad ng buy load, fee bills at iba pa. Tip ko lang sa iyo guys, mas madaling tumaas ang score kapag ang gamitin natin lagi ay itong buy load at fee bills. Kasi yan yung nagpapataas sa aking score dati. Yung ninuludan ko lang po yung sarili ko minsan, yung mga kaibigan ko magpapaload. At isa pa yung ano, yung fee bills. Minsan yung bill dito sa tinitirhan ko, dito ko lang po dito lang po ako sa GCASH magbabayad. At isa pa itong ano guys, QR scan. Yung pupunta ako ng mall, maggrocery, yung may bibilhin lang kahit konti lang, QR, itong QR yung ginagamit ko sa GCASH. Ayun lang po talaga guys yung nagpapataas sa aking score. At ito guys, kung gaano kataas ang makuha nating G-score, ay ganun din kalaki ang halaga ng loan na pwede nating ma-avail sa GLOAN. So ngayon guys, ay tuturo ko na po sa inyo kung paano mag-apply. Panoorin nyo ito. So let's go guys, naka-open na po ang ating GCASH account. So ang una po natin gawin ay i-click itong borrow. Pagkatapos click natin itong GLOAN. Welcome to GLOAN. Simply, maasahan at makataong instant cash loan partner. Click next. Mabilis na lang ang loans ngayon. So kayo na lang po ang magbasa, din click next. Safe and secure loans na kayang-kaya mo. You can borrow up to 25,000 pesos. So ito na po ang maximum amount na in-offer ng GCASH sa akin guys. So bago po tayo magsimula guys, ay titingnan muna natin yung G-score ko para malaman natin kung ilang score ba dapat i-achieve bago tayo maka-avail nitong 25,000 pesos. So let's see guys, balik po tayo sa aking dashboard. Click natin itong profile and then click natin itong G-score. So my score is 681. So ito pala dapat ang maabot natin nga score guys bago tayo maka-avail nung 25,000 pesos na loan. So keep in using GCASH lang guys. So balik na tayo doon sa GLOAN dashboard at magsimula na tayo mag-apply. To start with, click lang natin itong get started. Loan amount. So ito na po yung halaga ng pera na pwede kong iramin guys. Mula 5,000 pesos hanggang
25,000 pesos. At ang bawat halaga nito na ating hihiramin ay magkaiba po ang termino sa pagbayad mula 9 months hanggang 12 months. So makikita natin dito guys na mula 5,000 pesos hanggang 15 pesos ay 9 months mula ang babayaran yun. Kapag nalagpas na sa 15,000 ang utangin natin, ay aabot tayo sa 12 months sa pagbayad nito. At ang interest na babayaran natin buwan-buwan ay 2.89% lamang. Dito po tayo pipili ng amount na gusto po nating hiramin. I-drag-drag lang natin yan at automatic na po yung nakakompute dito sa baba nitong may summary. Sa halimbawa, itong loan amount, ito po ang amount ng ating hihiramin. At itong susunod ay ang 3% processing fee. Automatic po yan i-deduct sa ating amount na hihiramin. At ito na po yung amount to be received. At itong sa baba, ito na po yung sinasabi kong interest rate, 2.89%. So ito po yung idadagdag or ito po yung tubo sa ating babayaran buwan-buwan. At pagkatapos itong loan term, ilang buwan ba nating babayaran? 9 months ba o 12 months? So ito po yung computation guys bago po tayo magsimulang mag-apply. At least po makapaghanda tayo kung magkano ang maaari nating bayaran buwan-buwan. So halimbawa guys, mag-apply ako ngayon. So ang hihiramin kong pira ay 5,000. So ayan, nakaready na po ang 5,000. At pagkatapos, click ko itong purpose of loan. So kayo na pong balang mamimili dyan kung ano piliin nyo. Sa akin ay itong business expense. So click lang natin yan. So ayan na po, ito na po ang summary ng aking niloan. Loan amount 5,000 at ang i-deduct na processing fee ay 150 pesos. So ang matatanggap na lang ay 4,850 pesos. Ang interest rate is 2.89%. Ang term ay 9 months. At ang babayaran ko buwan-buwan ay 700.06 pesos. And kung nakadecide na po tayo, click lang natin itong get this loan. So ito na po, amount to be received, 4,850 pesos. Repayment, 700.06 pesos per month. So ito na po siya, principal amount, 5,000 pesos. Interest per month, 2.89%. Processing fee, 150 pesos. Duration, 9 months. First payment due. Kasi nag-apply ako ngayon March 11, 2023. So ang first payment due ko po ay April 11, 2023. At pagkatapos niyan, kung okay na po sa iyo yan, i-click lang natin itong continue. So ayan, i-review na lang po natin yung mga information na binigay natin sa GCash. At pagkatapos mo nang na-review, i-click lang itong next. And so ayan, i-review ulit ang ating mga personal information at sisiguraduhin tama ang mga nakasulat bago mag-proceed sa application. So una nating pilapan dito itong ating nickname, ang ating palayaw, katapos ang ating gender kasarian, and then civil status, other mobile number. Kung meron, pwede natin isulat dyan. Kung wala, okay lang. Optional naman yan eh. Landline. Kung wala, pwedeng wag na lang pilapan. Own a small business. Kayo na pong bahala dyan. Character reference. So ang isulat nating pangalan dito guys ay isa sa mga membro ng ating pamilya. Father o mother ba natin? Spouse? Siblings? Okay, na bahala. And then, contact number po nung pangalan na nilagay mo. At pagkatapos, ano po ang relasyon ninyo? Pagkatapos niyan, click natin itong next. So ayan, i-review na naman natin ang ating GLOAN application. Baka may mga maling spelling at siguraduhin na ang nilagay nating information ay tama.
para di magkabirya ang ating application at tuloy-tuloy ang processing. At pagkatapos ng ma-review, i-click itong may maliit na box. Lagyan ng check to agree to the data privacy agreement. And then i-click ito. And click submit. And then review the summary again. At pagkatapos, i-check itong dalawang box to sa baba. To agree the disclosure statement and to agree to the loan terms and conditions. So ito po ang disclosure statement. May nakasaad pala dito guys na late payment fee, 100 pesos. Ibig sabihin po kapag lalagpas po tayo sa due date ay may additional po tayong babayaran na 100 pesos per day. So i-click lang natin itong back. At itong sa baba naman ang i-check. So ito na po yung GLOAN terms and conditions. And click itong back. And then click continue. You are about to receive 4,850 pesos using GLOAN. Pagkatapos yun guys, click itong confirm. At hintayin ang authentication code na isi-send sa ating GCASH number. Then click submit. So ayan, ang bilis, loan application successful. Your loan amount will be sent to your GCASH account within 24 hours. So ayan guys, press lang natin itong okay. Wala pa ngang 1 minute guys, na-receive ko na yung amount na niloan ko. So ito na po ang laman ng aking GCASH guys. At good news guys, kapag magbabayad po tayo ng maayos at hindi po tayo lalagpas sa due date at di rin tayo lalagpas sa term na binigay sa atin at ma-fully paid na natin ang ating inutang, ay tataas at tataas ang ating credit limit hanggang aabot tayo sa 125,000 pesos ang pwede nating hiramin. So yan lang po ang sikreto guys, be a good payer. So yun lang po. At sana may natutunan po kayo guys. Kung nagustuhan nyo po ang video ito, paki-like and share na lang po. Para sa mga kalagdagang katanungan, paki-sulat na lang po ng inyong mga tanong dyan po sa baba sa comment section. So yun lamang po guys. Maraming salamat sa panonood. Bye-bye. God bless.